Kilalang kanlunga ng sining ang Baguio City, kaya naman hindi katakatakang napabilang ito sa UNESCO Creative Cities Network. Ang Baguio ang ikalimang lungsod sa ASEAN region na napabilang sa listahan. May report si Mark Zambrano. Summer capital of the Philippines. Tahanan ng Panagbanga Festival. Paboritong gimikan. Kanlungan ng makulay na kultura. At ngayon, kauna-unahang lungsod sa Pilipinas at panglimang lungsod sa ASEAN region na napabilang sa eksklusibong UNESCO Creative Cities Network. Hindi na nakakapagtakang sa paglipas ng panahon, ang Baguio City nakilala na ring santuaryo ng sining. Pinipili ang UNESCO Creative Cities Network batay sa pitong pamantayan, kabilang ang crafts and folk art kung saan kinilala ang Baguio City. 180 na lungsod mula sa 72 bansa pa lang ang nasa listahan ng UNESCO. It is now the beginning of cities becoming really important in the formulation of new urban agendas and making sure that creative spaces can be used as economic drivers. So this is actually within the framework of the UN 2030 Sustainable Development Agenda, alleviating poverty. Nitong Setyembre, inanunsyo ng UNESCO na isa ang Baguio City sa 4 na lungsod sa Pilipinas na pinagpipilian para mapabilang sa Creative Network Cities Index. Bagaman isang siglo ng tourist spot ang Baguio City, dekada 80 pa lang naging art hotspot ang lungsod. Kasunod ng pagbuo sa Baguio Arts Guild na kinabibilangan ng national artist na si Ben Cap, at iba pang kilalang alagad ng sining. The prestige and honor goes to the Cordilleras, the people of the Cordilleras. Baguio was really inspired by the arts and crafts of the Cordilleras. Mark Zambrano, GMA News.